Nasa linya ng ating komunikasyon via Zoom, isa pong at kasamahan po natin dito ng Pinoy Legal Mind, yung host at abogado, walang iba kundi si Attorney Mark Tolentino. Attorney, magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong oras sa pagsama natin, ninyo sa amin dito sa ating special coverage dyan po sa KOJC Religious Compound, kung saan nandun pa rin yung mga kapulisan. Attorney. Maraming buntag kasamang Jade and Admar at sa lahat po ng mga followers ng SMNI, lalo na mga brothers and sisters natin sa Kingdom of Jesus Christ. Oh, Attorney, unahin ko lang yung naging desisyon ng Korte ng RTC Davao dito po nga sa petisyon writ of amparo ng na ipinasa o inihain ng KOJC laban nga dito sa mga kapulisan. Ano ho ba ang masasabi niyo muna dito sa naging desisyon? Explain po natin, Jade, ano ba yung writ of amparo para maintindihan ng taong bayan. Ang writ of amparo, ang ibig sabihin doon is to protect ang court of law or the judiciary. May right, may obligasyon, may power to issue writ to protect life, liberty, or security. Yun ang ibig sabihin doon. Ibig sabihin, in-acknowledge po ng ating korte na may violation or may threat to life, liberty, or security dyan po sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. And lahat po na, lalo na yung school dyan, yung religious establishment dyan, at saka mga kabataan dyan, there is na-acknowledge po ng korte na may violation and may threat to life, liberty, and security. And ipasahin mo yung order na kalagay doon. Ang order ng korte is to desist or cease. Ibig sabihin, tigilan ang violation. Tigilan ang threat to life, liberty, or security. Oo, ang totoo yan, Attorney. Yun nga, immediately pa, yung sinabi ng korte. Immediately cease and desist, yes, from any act or omission. So yung presence nila dyan, there's still presence of violation. There's still threat to life, liberty, or security sa lahat po ng mga brothers and sisters natin ng Kingdom of Jesus Christ. Violation right yan sa liberty over properties, right to properties, yung religious freedom po natin dyan, yung freedom of press natin dyan, kasi may SMNI naman dyan, yung may studio dyan ng SMNI. So, ibig sabihin, hindi po nila sinunod ang temporary protection order and pwede sila maging liable for contempt of court. Opo, yung religious freedom, dahil nga sacred place yan, banal na lugar, dyan po lahat nananalangin, yan po ang itinuturing na parang Mecca ng mga missionary workers ng KOJC, kung sa ating mga kapatid na Muslim yan ang pinakasentro ng worship, Attorney Mark. Kaya labag talaga sa religious freedom, at maging may paaralan din tayo dyan, yung Jose Maria College Foundation Incorporated apektado rin. So kung hindi sinusunod nila ang tinatawag na order ng korte, parang may constitutional crisis tayo ngayon. Ibig sabihin, wala na palang korte ngayon, wala ng batas, sila na lahat. Sila na ang batas, sila na ang nag-implement ng batas, sila pa ang nag-interpret ng batas. And there is already a constitutional crisis sa ginagawa nila ngayon sa hindi pagrespeto sa order ng korte. That's why I'm asking the PNP, the Secretary of the DILG, and of course, our President, President Bongbong Marcos, na sana respetuhin po sana ang order ng korte with respect to writ of amparo. Kasi ang amparo, ang ibig sabihin doon, may obligation po tayo, ang government natin, na protektahan ang taong bayan, lalo na ang Kingdom of Jesus Christ, kasi may violation yan or may threat to life, liberty, and security. And yung writ of amparo is actually part po yan ng international law. Nag-start po yan sa Amerika, sa Latin America, sa India. So, ibig sabihin doon, kailangan po na respetuhin na yung presence po lang nila dyan, there is already a threat to life, liberty, or security. Yes, they can implement the warrant of arrest, but hindi ganyang klase na pag-implement na kahit walang search warrant, nag-search sila sa lahat po ng mga lugar dyan na wala namang naka-indicate
sa warrant of arrest or wala naman silang search warrant. Dapat mag-apply muna sila ng search warrant bago nila halughugin yung lahat po ng lugar ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Yung presence po nila dyan is already a violation sa order ng court kasi there is already a threat or violation to life, liberty, or security ng lahat po ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Oo. Attorney, yung patuloy nilang iginigiit at sinasabi ng kapulisan, itong bahagi ng order ng korte na alisin lang daw ng lahat ng all forms of barricades, barriers, or blockades at hindi daw sinasabi na pati yung mga pulis ay umalis. Common sense po yan, Jade, hindi na common. Hindi naman sila mga bobo dyan, hindi nila maintindihan anong ibig sabihin ng writ of amparo. Writ of amparo, hindi dapat naka-indicate lahat dyan. Kung yung concept ng writ of amparo, to protect sa against violation, against threat. Wala pa nga violation, threat pa lang eh. Ibig sabihin ng threat, hindi pa na-violate. The mere threat is already a violation to the order of the writ of amparo. The mere fact na present sila dyan, may threat na to life, may threat na to liberty. Part of liberty is happiness. Part of liberty is peace of mind. Part of liberty is to enjoy the property. Part of liberty is religious freedom. Part yan. And of course, the security. The mere presence sa kanila dan, may trauma ng mga tao. Kung nandyan sila dyan, parang nakakita tayo ng demonyo. Nakita natin yung mga police dyan na may dalang batuta, may dalang baril, may dalang tear gas. Para nakakita tayo ng demonyo sa sarili nating bahay. So that is already a threat to life, liberty, or security. Hindi kailangan na may violation, Jade. The mere fact that there is threat is already a violation to the principle of the writ of amparo. Sige, considering yung sinasabi ng kapulisan na yun lang daw nakasaad na tanggalin ang barikada, anumang mga nakaharang sa loob at labas ng KOJC. Pero, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang update ngayon, ang sitwasyon, ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan, ang mismong katedral, it's a place of worship, every hour, nagdarasal po kami dyan sa loob ng katedral na yan, pinalibutan ng napakaraming pulis. Ang Jose Maria College, meron din po yung mga estudyante dyan. Ando doon pa rin yung mga pulis. At doon sa labas ng KOJC Religious Compound, may mga pulis na nakabarikada at nakaharang pa rin. Hindi makapasok, pati yes, yung tama. SMNI doon sa mga lugar na yan dahil pinagbabawalan nila attorney. Ayan po, kahit lang doon sa sinasabi nilang, o lahat lang naman ng mga barikada ay tatanggalin, yun lang naman ang utos ng court at yung mga pulis. O sige, pero yan ba ang sinusunod ngayon? Hindi nila sinusunod yung pag-alis ng barikada, violation na. Hindi yata nalaman ito ni General Torre at yung DLG ang konsepto ng writ of amparo. Writ of amparo, mere threat is already a violation. Hindi kailangan na may panuntok, may pambabaril, may sumisipa ng mga tao dyan, kahit mukha sinisipa. Hindi yan ang pinagbawal ng writ of amparo. Kung hindi, mere threat. Natatakot lang ang tao dahil nakakita sila ng aswang ng mga pulis dyan is already a violation sa writ of amparo. Oo, attorney. Ang nakakalungkot nito, mga abogado pa naman yung mga nagsasalita. Ang expect po natin, matatalino po ang mga abogado. Iba po yung sinasabi pa na kailangan ng clarification. Nangangailangan sila ng clarification itong si Abalos at yung si Pardo. Kailangan pa ba iklaro pa ito? Hindi yata nila nabasa. Hindi na kailangan iklaro yan, Jade, kasi klarong-klaro na nandyan po sa rules of court, nandyan po sa rules ng writ of amparo. Ang prinsipyo ng writ of amparo, any person na may threat ta, hindi kailangan na may violation. May threat sa buhay, life, buhay. May threat sa liberty, yung pag happiness is part of human rights. Yung natutuwa ka, masaya ka, magdadasal, mag-Bible study,
mag-aaral is only part of liberty, lalo na security. Mere threat is already a violation to the principle of writ of amparo. Hindi kailangan naka-indicate dyan sa rules ng korte. Hindi kailangan naka-indicate dyan sa order ng korte. Basahin po dapat nila ang rules of court. Dapat basahin po nila ang rules ng writ of amparo. Nakadasaan po doon that mere threat is already a violation na dapat protektahan ng ating gobyerno. Yun ang pagprotekta ng hudikatura sa mga private individuals, lalo na yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ, lalo na yung mga estudyante dyan sa Jose Mari College, lalo na yung mga kabataan dyan, yung mga religious workers dyan, mga missionaries. The mere fact na natatakot sila is already a violation of the writ of amparo. Oo. Attorney, ang sinasabi pa, may arrest, may order daw sila mula sa korte na arrest warrant. Iba naman po itong issue ng decision ng court, ng korte diyan sa Davao. Ano bang pagkakaiba nito, attorney, para malinawan sila, nakikinig po sila ngayon diyan sa KOJC Religious Compound, mga police po natin. Ang mayroon sa kanila, Jade, is only an arrest warrant. Wala naman silang search warrant. Iba yung arrest warrant, iba yung search warrant. Ang search warrant, may obligasyon sila na maghalughog. Ang warrant of arrest, pwede nilang tanggalin ang mga barikada dyan o mga break, mga pintuan, kung may probable cause sila na nandun sa loob. Kung alam nila, based on their belief na nandun sa loob, hindi based on suspicion. Kung based on suspicion lang, yung ginagawa nila is already illegal. Ang tawag ko nga sa kanila, they are considered lawless elements sa pagpasok dyan sa Kingdom of Jesus Christ na wala naman silang order ng korte na mag-search. Ang order nila is just to arrest 5 tao. 5 tao, dapat may rights lang pumasok, gibain ang dapat gibain dyan ng mga pintuan o mga gate kung may basihan sila na nandun sa loob. Hindi lang dapat sa haka-haka, hindi lang dapat sa based on suspicion, kung hindi, dapat based on probable cause. Attorney, ang pinagbabasihan po nila, yung tibok ng puso, meron daw. Ibig sabihin, fishing expedition ang ginagawa nila para silang mga manghuhula. Hindi na sila mga police, kung hindi mga manghuhula na hinuhulaan nila saan doon, kung may palaka ba, may daga ba, hindi nila alam kung sino puso yung hinahanap nila. Assuming may puso na tibok ng puso nilang narinig dyan, kasi puro ng pagmamahal ang mga members ng Kingdom of Jesus Christ. So, normal talaga na may puso. Ang tanong dyan, yung puso dyan na tumitibok, kasing-kasing ba yan or heart ba yan o puso ba yan sa mga akusado na pinagsasabi nila sa warrant of arrest? Hindi. May proof ba sila na yung puso na narinig nila, kung may puso man yan, kasama ba yan sa warrant of arrest? Hindi. Ibig sabihin, suspicion. Nag-based lang sila sa suspicion. Hindi sila based on probable cause. Wala sila talagang basihan na maghalughog dyan, lalo na na hindi sila sigurado na kung yung narinig nilang puso, baka sa kanila yan, baka sa daga yan, baka sa pusa yan, o baka sa kaninong tao. Hindi sila sigurado na yung pusong narinig nila kay Pastor Kibuloy o yung iba pang mga sinasabi nilang mga akusado. Oo, attorney, at yan din mismo ang sinabi at kilumpirma ng legal counsel ng KOJC, si Attorney Turion, na noong unang ginawa nilang paggamit ng tibok ng puso, na natuklasan na puso pala ng daga. Oo, tama. So, kahit na puso ng tao yan, kailangan bago nila halughugin dyan, kailangan may basihan sila na yung narinig nilang puso, puso yun ni Pastor Kibuloy. Puso yung ibang mga sado. Kung wala silang basihan, dapat wala silang karapatan na halughugin dyan, sirain yung
yung eskwelahan, sirain yung simbahan, or yung mga bahay dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Isa lang ang masasabi kong totoo, attorney, tungkol sa puso. Nasa puso po ng mga missionary workers si Pastor Apollo C. Kibuloy, kung gusto nilang hanapin. But anyways, So yung ginagawa nila, Jade, I consider it illegal, we consider it as unconstitutional, and they are considered lawless element sa pagpasok sa private place, sa religious sanctuary, and educational center sa Jose Mari College. Attorney, itong ginagawa ba nila ng kapulisan sa pangungunan ni Tore Marbil, dahil siya na mismo, kasi yung mga pulis dyan, hindi lang naman na Region 11 na babalitaan natin, mula pa hinugot mula sa iba't ibang rehiyon. Itong pagpigil at pag-suway nila, patuloy na pag-suway nila sa batas, may tuturong ba itong isang criminal case at mananagot lahat? Yes. Criminal yung ginagawa is already considered a crime. That's why yung lahat ng mga pulis na pumapasok dyan sa Kingdom of Jesus Christ, they are considered lawless element kasi parang ino-occupy nila, kinukuha nila yung private place. Hindi nila na-respeto ang private property ng Kingdom of Jesus Christ. They are all considered lawless element. Kung kaya nga na natin, pwede natin sila hulihin yung tinatawag na citizen's arrest. Kasi yung ginagawa nila is already considered a crime. Kasi yung ginagawa nila, violation ng trespassing law, violation ng freedom of press, freedom of religion, yung right to property, yung liberty to abode, yung dami-dami sa violation, yung mga physical abuse na ginagawa nila, yung mga child abuse na ginagawa nila dyan, yung paninipa sa mga tao dyan, panggigipit, yung pagtitear gas ng mga kababaihan dyan. So those are considered violation ng human rights. Kung enough na lang, they are considered lawless element and we have the right to exercise yung tinatawag na citizen's arrest. Opo, attorney, kung maaari lang talaga ang lumaban dahil yan naman talagang karapatan ng mga missionary workers kasi private property sila pumasok at illegal na yung ginagawa nila, invalid yung ginagawa nila, pwedeng labanan ng taga-KOJC. Ang problema, attorney, may mga armas itong mga pulis kaya walang magawa, walang kalaban-laban po ang mga citizen dyan po sa KOJC. Kung isang libo lang naman sila, 2,000, kung may 2 milyon tayo nakatao dyan, they cannot, wala sila namang may puso naman yung mga pulis na yan, hindi naman napatayin yung mga tao dyan. Kung may marami na tayong tao dyan na makapasok, mga 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon tao, maliit tayo isang libong tao, we can exercise yung tinatawag na citizen's arrest kung kaya lang natin. But now, kasi may mga barrel sila, of course, hindi natin pwede naman ipahamak yung security naman natin. Lalo na ngayon, na mere presence yan lang nila is threat already to security, threat already to life and liberty. Lalo na kaya kung magpaputok sila dyan, lalo na kaya kung gagamitin nila yung mga batuta nila, yung mga tear gas nila dyan, yung pagsisipa nila, panununtok nila, ng mga kababaihan, mga walang awa na mga walang kalaban-laban na mga missionary workers, those are already considered a violation sa yung writ of amparo, yung protection order, nandyan yan. Yung protection order kasi dyan, temporary, or writ of amparo na din yan, temporary. Ibig sabihin doon, dapat pigilan na nila ang threat to life, liberty, or security. Threat ang sinasabi natin, hindi kailangan na may actual violation. Mere threat to life, liberty, or security is already a violation sa principle of the writ of amparo. Oo, kasi ang concern lang naman talaga dito, itong mga missionary workers, mga inosente po, na hinaharas ng mga kapulisan na attorney. Oo, tama. Yung gawang-gawang siyang korte, hindi na, ang problema kasi itong mga pulis na to, inutong kung may abogado ba silang mga advisor, o baka nagbulag-bulagan sila or
or I don't know kung ano ba talaga nasa isip nila, klaro-klaro kasi ang order ng korte. Ang order ng korte at saka yung rules of court, lalo na ang principle of writ of amparo, very clear. Hindi na kailangan niya ng another interpretation. If the words are clear, there's no need of further interpretation. Very clear dyan. Bawal kayo dyan. Kasi pag nandyan kayo, there's already a threat to life, liberty, or security. So ibig sabihin, kung nandun kayo, threat na kayo. Para kayo mga demonyo na dyan sa paligid ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ, you are considered a threat. Wala kayong gagawin. Mere presence of the armed police officers are considered threat. Mere presence. Kailangan manuntun na makikin sumisipa ng mga Ayan, attorney, nawala po kayo. Nawala po ang signal ni attorney Mark Tolentino. So, yan po ha, maraming mga abogado po ang nagsasabi. Talagang labag sa batas. Malinaw naman, kahit hindi mga abogado, nakikita po ng mga ordinaryong mamamayan kung papaano po sinusuway na mga nasa batas pa naman sila at hindi kinikilala itong utos mismo ng korte na mismo ito ha. Korte na mismo ang nag-utos sa mga kapulisang umalis na dyan po sa KOJC Religious Compound. Pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin, nagmamatigas pa rin. Siyempre, wala namang kalaban-laban yung mga taga-KOJC. Alam nga namang lahat yan ay ipangtutulak mo at ano pang gagawin mo, magagawa ka ng karasan. Hindi po kasi ganyan eh. Mas lalo pong lalaki ang problema kasi may mga armas po ang mga kapulisan. Totoo po, may mga armas po yan na posible nilang gamitin sa lahat ng mga lalaban at manlaban. At talagang gustong papasok sa mga KOJC. Sila na po ang nagiging may-ari ngayon. Nagiging marshal na ang KOJC Religious Compound. Attorney, si partner Admar Vilando, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Attorney, mayong buntag. Doon po sa arrest warrant, dapat po ba malinaw doon yung mismong address? And kung gagamit ng elsewhere, hanggang saan yung ano doon? Yung elsewhere? Kasi kung kukunin natin yung logic na ginamit dito... Attorney, yung audio mo. Wala po kayo audio. Okay na? Okay. Yan. Ulitin lang. Idagdag ko lang, attorney. Idagdag ko lang, attorney. Kasi kung gagamitin yung logic sa elsewhere, kumbaga, tapos gagamitin din, kung gagamitin natin yung kanilang ginawa dito sa KOJC na meron daw silang informant, meron daw silang heartbeat, kung gagamitin ito sa isang lugar at i-implement ito at papasok sila, kasi ito yung kanilang naging katibayan kasi elsewhere daw eh. Tapos, hindi na, kumbaga suspicion lang yung kanilang ginamit. Nakakabahala ito sa iba pang mga tao kasi pwede kong gamitin. Oh, may elsewhere ito. So, itong bahay mo, itong property mo, sa cloud nito kasi elsewhere. Hanggang saan po yung limitasyon ng elsewhere, attorney? When you say elsewhere, public places. Public, for example, kumakain sa isang tindahan, nandun sa mall, nandun sa plaza, nandun sa isang daan. Yun ang elsewhere. But hindi kasama sa elsewhere ang private places. Because may tinatawag tayong right to private property. Yun yung tinatawag tayong right to privacy. Bago mo pasukin ang bahay, dapat sigurado ka na nandun sa loob. Dapat kumato ka muna, magpaalam ka muna, tapos kung ayaw, pwede mo pilitin, but only dapat nakasisigurado ka na nandun sa loob. Nakita mo na pumasok sa loob, yun, pwede yun na elsewhere. Pero hindi lahat ng bahay halughugin. Ang elsewhere dapat public places lang or private places na may based on probable cause, alam mo na nandun sa loob. Kung based lang sa suspicion, hindi pwede gamitin ang word na elsewhere. Pero doon din po ba sa mismong arrest warrant, may lugar lang ba doon na specific
And yun lang ba yung possible na magiging target? Ang arrest warrant, ang pwede mong puntahan, kung ano yung nakalagay na address, address ng akusado, pwede mong puntahan. Second, elsewhere, yung mga public places, kung makita mo na nandun, kumakain sa isang restaurant, nandun sa isang tinatawag na daan, naglalakad sa mall, pwede mo arrestuhin kasi yun ang word na elsewhere. But hindi lahat ng bahay na based on your suspicion, nandun yung mga akusado, hala, halughugin mo na ang bahay kasi may tinatawag tayo right to privacy. Nakalagay po sa ating saligang batas yan, right against other reasonable searches and seizure. Yung ginagawa ng mga kapulisan dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ is already unreasonable searches and seizure na wala naman silang search warrant. Ang meron sa kanila, warrant of arrest ang meron sa kanila. But dapat, kahit may warrant of arrest, dapat respetuhin nila ang rule of law, ang human rights, right to privacy, right to private property ng lahat ng individual, lalo na ang right to religious freedom. Mm-hmm. And halimbawa, kung meron man silang makuha dyan na hindi pa nga verified, kasi ang mga hinala natin ay may iba dyan, planted, no? Meron planted din tayong footage. If ever lang po na meron silang makuha na tingin nila ay kumbaga may violation, kumbaga fact, hindi pwede. In fact, Admar. Admar, pag mag-search sila dyan, illegal kayong ginagawa nila, sa legal nga, dapat may kasama na taong bahay. Ibig sabihin yung may-ari mismo ng bahay or ng private property, dapat kasama nila sa pag-search. Bakit nila pinagbawal silang samahan pag mag-search sila? Very clear ang batas. Dapat ang taong bahay sa loob, ibig sabihin yung may-ari ng property, dapat kasama nila sa paghulughog. Second, dapat may kasama silang taga-barangay o may kasama silang media. Ang tanong, meron ba? Meron silang kasama, halimbawa, yung mga kuha natin mga footages, pero may some part dyan sa kanilang paghahalughog na talagang nilimitahan nila yung presensya, no, ng may-ari mismo. Bawal yan kasi... Bawal yan, Jade, kasi baka lagyan nila ng bomba dyan, sabihin nila na may bomba dyan, sabihin nila na may granada, sabihin nila na may mga shabu dyan, mga cocaine nakalagay dyan sa ilalim ng simbahan. So that is already very clear kasi ang nakalagay po sa ating rules of court na kailangan pag maghalughog, ang I'm talking if there's a search warrant, ha? In this case, wala silang search warrant, ibig sabihin, unreasonable search and seizure yung ginagawa nila. Granting na mayroon silang search warrant, dapat may kasama silang taga taong bahay and yung or may kasama silang taga barangay or may kasama silang media na mag-witness sa lahat po ng ginagawa nila sa loob. Kailan po yung reasonable time? Kasi may nakasaad din naman dito sa arrest warrant na yung pag-implement nito yung reasonable time. Hanggang kailan naman yung limitasyon na nung reasonable time na yun? Ngayon, o may ilang taon na akong abogado, Jane, ngayon lang ako nakakita na warrant of arrest na umabot na almost 1 week. And that is already illegal. That is already considered unconstitutional. Kasi reasonable time, maximum na yata, 4 hours lang eh. Maximum 4 hours or half day. Ba't hindi umabot ng isang linggong pagpunta dyan or dyan pa natutulog? Dyan pa tumata ay umiihi na walang respeto sa may-ari ng bahay. Ang tanong dyan, hindi naman nila bahay yan. That is a private property and dapat respetuhin nila ang private property. Nakalagay ka sa ating saligang batas, no private property shall be taken for public shall be taken except for public use. Yun na lang eh. And payment of just compensation. Nakalagay ka sa ating saligang batas yan, ha. Respetuhin ang private property. In this case,
hindi nila nirespeto ang private property. Worse, hindi nila nirespeto na bahay po yan ng Diyos. That is a religious sanctuary na dapat nilang respetuhin. And yung ginagawa nila is very clear. Violation po yan ng rules on criminal procedure. And another violation yan ng principle of writ of amparo. Kasi ang writ of amparo, writ of amparo, the word amparo is amparar. We say amparar is to protect. Ang ating korte, my right, my power to protect citizens. How to protect? Protect against threat. Hindi kailangan ng violation sa life, liberty, or property. Mere threat, pwede nang protektahan ang mga members ng Kingdom of Jesus Christ. So, ibig sabihin, mere threat, mere presence ng mga kapulisan. Hindi nga sila kailangan maghalugog dyan eh. Mere presence is considered a threat na dapat pinagbawal yan ng protection order. Mm. Doon pa lang sa pagpasok nila, sabay-sabay nilang sinuyod yung iba't ibang mga structures. So doon pa lang, hindi sila sure kung saan yung kanilang target or subject nung mismong arrest warrant. Tapos, lumipat na naman sila sa ibang lugar, paulit-ulit yung kanilang pagsusuri doon. Panay lang nilang sinasabi na, yun nga, yung sabi mo nga na suspicion lang dahil may tibok ng puso silang na-monitor at may informant. So dito pa lang, hindi sila sure kung ito nga ba si Pastor at mali na sabihin na itong tibok ng puso ay subject noong mismong arrest warrant. Kasi baka kasi gamitin ito ng ano eh. Halimbawa, may implementation ngayon sa ibang lugar na ibang target, ibang subject ng arrest warrant. Tapos sasabihin na meron kasi kaming informant dito, merong heartbeat, meron kaming ano, tapos elsewhere ito. So pwede kaming pumasok dito. Baka gayahin ito eh. Attorney, yun yung ngayong nabanggit ko. Dito po sa ano, sa bilang naman ng mga pulis, kasi hindi pantay-pantay eh, yung implementation na kwento ko nga, yung against kay Marwan, daan-daan lang ng mga pulis ang ginamit. Yung dito kay Pastor, sa KOJC, libo-libo ang ginamit, tapos mga religious ano pa to, mga leaders and members. So, kailan ba natin masasabi na ito lang, enough na ito, or sobrang-sobra na ito, Attorney Mark? Overkill yung ginagawa nila, kasi compare mo naman sa yung mga terorista, ilang hundreds na yata ng mga pulis ang pumunta. But in this case, hindi lang thousands na, same time, I think 5 days na yata yung pag-implement ng warrant of arrest. Worst, mayroon tayong temporary protection order na inisyo ng korte. So, dapat respetuhin po nila yan. Attorney, may inilabas na pahayag ngayon ng secretary ng DILJ. Kaya nga gusto nilang iklaro yung order ng Davao RTC. Kung ang ibig po bang sabihin noon ay ititigin na nila ang operasyon. Sabi niya kasi may order din ang Pasig City Court at iba din po yung Davao City Court. So ano bang dapat pa bang iklaro yan? Tama ba? May punto ba yung sinasabi attorney ni Secretary Abalos? Attorney? Ayan po ha, balikan lang siguro natin, ayusin lang natin yung signal ni attorney. Kaya yun po ang dahilan bakit nananatili pa itong mga kapulisan dyan. Dahil yung utos mismo ng DILJ Secretary dito nga sa hepe ng kapulisan ay hindi umalis yung mga kapulisan sa loob at labas ng KOJC Religious Compound. Hindi po nila kinikilala itong order kahapon na inilabas ng RTC Davao dahil meron daw silang sariling order. Kaya ngayon, mga kapartners, yan po ang patuloy nilang iginigiit dito sa dito sa naging kaso dyan sa loob ng KOJC. So, nakikita po natin na yung concern, yung panawagat at hiling lang naman, no, ng karapatan ng mga missionary workers, tulad nga ng sinasabi natin always, na ang KOJC, Religious Compound,
Siyempre, pagmamayari po yan ng hindi isang tao. KOJC, Kingdom of Jesus Christ, lahat po ng missionary workers, lahat ng members po, pagmamayari po yan. Lahat po ng mga tao na nasa sa loob, ayan po ay mga may-ari. May karapatan po sila sa property. Ang kanilang religious freedom ay nalalabag na. Ang academic rights ay wala na. So ito po yung hiling nila, ito pong patuloy na panawagan ng mga missionary workers dyan po, ng mga taga-KOJC na umalis dahil nga ay perwisyo na ang idinudulot nito sa loob. Wala naman pong nakita mismo, nakita ba nila yung mga subjects? Wala po, nagbabakasakali, yan pong termino eh, nagbabakasakali po sila kung andyan po sa loob ng KOJC religious compound. Ito po hindi sa klaw na, doon sa mandato ng pag-order ng arrest warrant. Dahil nga po, ang arrest warrant, isisilbi po yan kapag nakita mismo noong kanilang informant o kung sino man na nandoon mismo sa loob. Eh, hindi po eh. Ang ginagawa po nila, naglilibot sila sa buong paligid at hinahanap po nila. Nagbabakasakali po sila. Kaya nga sinasabi, naghahanap sila. May mga tibok ng puso daw silang namomonitor. Pero yung tibok ng puso na namonitor nilang una, tibok ng puso ng isang daga o ng isang hayop. Kaya nga po, yan po ang patuloy na panawagan ng ating mga kababayan dyan sa mga kapulisan, lalo na kay Tore na nakikinig, kung nakikinig man kayo, perwisyo po ang idinudulot ninyo dito sa mga religious missionary workers. Nagdarasal po sila hourly. Nakikita nyo naman po yung mga missionary workers every day, every hour, nagdarasal po sila. Yan pong lugar na yan, sacred place po yan. Papaano po ang kanilang karapatan, ang kanilang religious freedom, ngayon po ay tinatapakan, binababoy po ninyo ang lugar po kung saan po sila nagdarasal, nagsasamba, nagpapasalamat. Kayo mismo ang nakakasaksi niyan, mga kapulisan, lalo na itong si Tore na siya mismo ngayon ang naguutos at nagpipiling-pilingan na may-ari mismo dyan sa KOJC religious compound. Private property po, napakalinaw ng nakasaad po dyan at dapat yan ang sundin. Kasi nga, nasa batas kayo. Kayo nga ang kinikilalang nasa authority. Kayo ang nasa gobyerno. Kaya dapat sundin po ninyo kung ano ang naayon sa batas. Pero ngayon, nakikita po natin sila mismo ang violators ng batas. Attorney Mark? Hello? Yes, Attorney Mark, narinig ka na namin. Oh, yes, yes. So, ang gagawin kasi nila, Jay, dapat temporarily, i-stop muna nilang operation, i-clarify kung gusto talaga nila ng clarification, huwag muna silang i-continue yung operation na dyan. Kailangan muna sila humingi ng clarification sa korte kung legal ba yung ginagawa nila o hindi. Totoo. Kasi in the very first place, very clear na kasi ang nakalagay po sa temporary protection order. And dapat kung basahin mo yung temporary protection order, if you're a bright integral lawyer, hindi lang yung order ng korte ang basahin mo. Basahin mo din in relation sa rules of court, in relation sa rules on writ of amparo. I think hindi binabasa yan ng mga kapulisan. Ang binabasa nila yung order lang ng korte. Very clear kasi ang rules of court, very clear ang rules ng writ of amparo. Ang writ of amparo is to protect not just a violation, is to protect also against threat. We say against threat, mere presence of the police officers dyan sa kingdom is considered already a threat. Pag threat yan, yun ang pinagbawal ng writ of amparo. That's why kung gusto talaga nila i-continue yung operation nila, humingi muna sila ng clarification sa korte. While waiting sa clarification sa korte, dapat pansamantala mo, isuspend muna nila yung operation nila dyan habang hindi pa malinaw, para at least wala namang madagdagan na violation sa human rights, wala namang masaktan dyan, wala namang mamatay dyan, wala namang yung hindi naman maabala yung pagdarasal ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ, lalo na yung eskwelahan ng
Jose Marie College. Nagkakaproblema nga tayo, attorney, dito sa mga leader ng mga kapulisan tulad ni Secretary Abalos, ang DILG at ni Torre, ni Marbil, dahil sila mismo na mga leader na alam na mismo yung batas, dapat sumunod. Malinaw pala yung sinasabi mo, attorney, na kapag may desisyon ang Davao Court, dapat sundin muna. Umalis naman kayo muna dyan dahil limang araw na kayong nandiyadaan mismo sa KOJC. Siyaro naman, imagine, sa limang araw na yan, wala kayo. Pasensya na po kayo ha, kung palpak kayo. Sige lang, tanggapin nyo lang na palpak kayo muna. Okay? Kung meron po kayong order, hala, kung meron kayong question dito sa order ng korte, questionin po ninyo. Dumaan kayo sa tamang proseso. Huwag po ninyong ipipilit ang sarili ninyong batas. Tama, attorney? Tama yan. Kasi ang hawak lang naman nila is yung warrant of arrest. Hindi natin pinipigil yung warrant of arrest. Ituloy nila kung gusto nila yan. But dapat sundin nila ang limitasyon ng warrant of arrest. Ang warrant of arrest kasi, Jade, hindi naman absolute yan na kahit saan ka pwedeng pumunta, kahit yung word elsewhere. Elsewhere, ang ibig sabihin ng elsewhere, public places, hindi kahit saan pwede kang pumunta sa bahay. Pwede kang pumunta sa bahay ni Pedro, bahay ni Juan, bahay ni Maria, hindi ganun. Ang elsewhere, sabi ng korte or even the Supreme Court, ang ibig sabihin doon, public places. Pag private places, pwede kang pumunta kung ang nagmamayari dyan, yung akusado, and second, alam mo na nandun sa loob. Alam mo, pag nandun sa loob, or you have reasonable belief na nandun sa loob, hindi based on haka-haka, hindi based on suspicion. Kasi may limitasyon kasi ang warrant of arrest. Worse kasi ngayon, aside may limitasyon ang warrant of arrest, may temporary protection order na under the principle of writ of amparo. Writ of amparo, balikan ko yan, Jade, ha? Admar, writ of amparo, ang ibig sabihin doon is to protect against violence, to protect against threat. In this case, hindi lang threat ang nangyari ngayon, Jade, Admar, kung hindi lang violence ang nangyari, kung hindi, may threat na, may pananakot na, na violation sa right to life, right to liberty, right to property, right to security. Yung liberty kasi masaya. Happiness is part of liberty. Pain is part of liberty. Prayer, right to pray God, is part of right to liberty, is part of liberty. Right to enjoy a property is part of liberty. Right is part of liberty. Right to education of liberty. Na walang hiya ng mga kapulisan ngayon na may protection order na. Kung gusto talaga nila ng malinaw, pigilan muna nila yung operation nila, pupunta sila sa korte, i-clarify muna nila yan. But for me, there's no need for clarification because very clear kasi ang nakalagay po sa ng order ng court. Same time, magbasa naman sila sa rules of court, magbasa naman sila sa rules on writ of amparo. Very clear kasi doon. Mere threat is already a violation to the order ng writ of amparo. Oo. Sinasabi mo lang nga, lawless elements nang maituturing itong mga pulis na nasa loob. Alam kong lawless elements, tama, itong mga NPA, mga teroristang grupo, mga rebelde. Ngayon, those attorney, officers, yung mga police officers na nandun sa loob are considered lawless elements. Kung kaya nga lang ng mga private individual, mga citizen, pwede na silang arestuhin kung kaya lang natin. Unfortunately, dahil may mga baril sila, hindi natin kaya yun. But under the principle of law, this is my legal opinion, they are already considered lawless elements. Oo, yan nga. Dapat pwede o karapatan na ng mga missionary workers. Pwede silang, pwedeng dipensahan na nila ang kanilang property. Considering na wala silang armas, wala silang kalaban-laban, kaya para lang maging matiwasay at walang mapahamak, yan po ang ginagawa ng KOJC. Iba naman kasi mahilig mag-trigger ang mga kapulisan, attorney, dahil dito kay Torre, yung mga leader nila. Tama. So, makiusap lang tayo na dapat sundin na lang nila ang batas. Magbasa sila sa rules of court, magbasa sila ano ba yung konsepto. Kasi sa, kung basahin niyo po, Jade, yung rules on writ of amparo, naka-attach doon ang history ng writ of amparo.
part kasi doon yung history ng Latin America, America, India, na daming mga violation sa human rights. That's why my right, my power ang korte na protektahan yan. There will be no more further violation of human rights. Yun ang ibig sabihin ng writ of amparo. Hindi kailangan natin ng maging technical, maging magbubububuhan. Yung mga police, I'm sure may mga matalino dyan, but ang ginagawa nila, nagbububuhan sila dahil sa mga leaders nila. Ang suggestion ko lang sa kanila, dapat may mga abogado naman dyan sa mga pulisan, ibabasa nila ni General Torre, ni Secretary Abalos, ang batas. Hindi lang yung order ni ng judge ng Davao, kundi yung rules ng writ of amparo nakalagay doon, threat to life, threat to liberty, threat to security, dapat pigilan yan, protektahan yan. Yun ang sabi ng batas. Ano ba yung ibig sabihin ng threat? Ang threat kasi, mere presence of the police officers doon na naka-helmet, nakadala ng batuta, nakadala ng long firearm, I'm sure may dala yung granada, may dala yung mga tear gas, is already considered a threat. Hindi kailangan nga nila mamalo dyan. Jade, at dapat hindi nga nila pipigilan. Nila. Attorney, wala nang dapat hindi nila pipigilan kung saan gusto pumasok yung mga nakatira doon. Hindi nila dapat pigilan yan kasi bahay nila yan. In fact, kahit may hawak silang, I'm sure wala silang hawak na serswaran. Granting na may hawak silang serswaran, pag maghalughog sila sa mga bahay, dapat kasama nila ang taong bahay. Hindi sila pwedeng pumunta, pumasok kahit saan na walang kasamang taong bahay. Bakit nakalagay yan sa House of Court, Jade? Kasi baka lagyan ng mga evidence, mga planting of evidence, lagyan ng shabu, lagyan ng cocaine, exactly, lagyan ng granada. So yun ang purpose. Bakit may barangay? Bakit may media? Kaya isa mo, mga drug lord, mag-raid ka bahay ng mga drug lord. Bakit may media? Bakit may kasama yung barangay or yung mismo taga-taong bahay dyan sa bahay ng drug lord? Kasi ang purpose dyan is to protect against abuses, pagplanting ng evidence, protect against yung tinatawag na right to privacy ng isang tao. Nakagaranteed po yan sa ating saligang batas. So kung hindi nila ginagawa yan, mas mabuti pa, sunugin na lang natin ang saligang batas. Kung ganun ang ginagawa nila na hindi pala natin tinutupad yung mga tungkulin po natin na respetuhin ang ating saligang batas. Attorney, sinasabi pa ni Mr. Abalos ng DILG, sa writ of amparo daw, hindi nag-a-apply ito when the complaints ask it's lawful and in accordance. This is a continuing police operation to implement a warrant of arrest. The mere fact that they are present there is already a threat. Basahin natin, hindi yata binasa ni Secretary Abalos, hindi yata updated siya sa batas. Yung tinatawag na writ of amparo, nakalagay doon, threat, hindi lang violence, threat, presence of the police, ready at threat, lalo na yung batuta nila, palagi sinusuntok-suntok nila hawak nilang yung pamalo, ano tawag doon? Tug-tug-tug-tug-tug, parang ganun. Yung tunog lang, threat already. Yung presence na threat already, yun ang pinagbawal or pinotektahan ng writ of amparo. Oo, attorney. Si Partner Admar. May paragraf. Attorney, dito sa gulo at perwisyo na idinulot nga nila, no? Hindi lang sa emosyon, pati sa properties, pwede ba silang singilin dito after nito? Kasi marami ng mga maglilinis pa itong mga missionaries after nito. Minimaintain yung kalinisan dyan. Pero dahil nga dyan sa kanilang presensya, nalilimitahan yung galaw, kumbaga. Yung ginagawa nila, Jade, pwede silang cite in contempt sa korte kasi hindi nila sinunod yung order ng korte. That's for a second, pwede silang idemanda sa Office of the Ombudsman sa Military and Police Affairs ng Office of the Ombudsman sa pag-abuso ng kanilang kapangyarihan at pag-abuso ng human rights. Doon sila dapat idemanda and possible din sa NAPOLCOM para
lalo na yung mga police officers diyan na hindi nila na sinunod nila yung illegal orders ng kanilang mga amo, pwede siya i-demanda doon. Aside sa administrative cases, pwede rin siya i-demanda ng criminal cases, lalo na yung mga pangsisipa, mga pananakit dyan, may namatay pa, may nasugatan pa. There will be a lot of cases dyan. That's why ipaalam natin sa SM team natin sa King Jesus Christ, I'm offering myself pro bono para i-demanda itong mga abusadong mga kapulisan. Mm-hmm. And itong sinasabi niyang nagpapatuloy na police operation, may kukonsidera ba yan? Meron ba, ano bang ibig sabihin ng continuing police operation, 'di ba? Habang may tinutugis siya tuloy-tuloy, kumbaga hindi okay. Ititigil, pero ito hindi pangamalinaw . Yung kanilang kung ito bang heartbeat na ito na kanilang naririnig na minsan na-question nga ng mga KOJC missionaries na nandoon sa lugar yung effectivity. They can continue their operation, but of course, subject to the order na protection order. Temporary protection order. That's why may suggestion, bago niya i-continue, kung para malinaw sa lahat, i-stop muna nila yung operation nila, humingi muna sila ng clarification sa korte kung gusto talaga nila ng malinaw. Kasi para sa akin, malinaw na, nabawal yung ginagawa nila. But kung gusto nila na malinaw, pigilan muna nila yung ginagawa nila dyan, humingi muna sila ng clarification sa korte. Yes, ang korte, hindi sinasabi na i-stop nila ang implementation ng warrant of arrest. But subject to the temporary protection order, they can do warrant of arrest, but bawal na sila dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Pwede sila pumunta kung anong gusto lang puntahan, but not there in the Kingdom of Jesus Christ kasi may temporary protection order na para at least makasamba na yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ, continue na yung educational activities ng Jose Mari College. So yun ang ibig sabihin doon. Walang conflict sa writ of amparo and warrant of arrest. They can still implement the warrant of arrest but subject to the limitation ng ating batas, subject to the limitation ng temporary protection order. Yun ang ibig sabihin doon. Kasi para attorney, okay. ang kanilang parang ang datingan, ini-insist nila na yung implementation ng kanilang warrant of arrest, yung pagpapatupad, kasi kumbaga walang question tayo doon sa arrest warrant. Doon sa pagpapatupad ng arrest warrant, ang meron tayong question, kumbaga. Tama. Ang korte dito sa Davao ay hindi naman pwedeng makialam doon sa naging desisyon sa Pasig, tama po ba? Kaya nga hindi diyan kumbaga hindi kasama doon sa desisyon ng RTC yung may kaugnayan doon sa warrant of arrest kung ito ba'y tama na naipatupad o hindi. So kumbaga, ibang question din na sasabihin doon sa or iko-question doon sa Pasig RTC na parang mali yung implementation ng arrest warrant. Ganun po ba? Na dapat malinawan. And ang sa kanila kasi, ang pinapalabas nila, lalo na sa side, sa DILG na legit yung aming implementation ng arrest warrant at hindi tinatanggal ng Davao RTC itong arrest warrant. Parang doon yung nila doon yung mismong hinahawakan nila, which is wala pa ngang malinaw na desisyon kung ito bang kanilang implementation ay nasa tamang pamamaraan kasi nga Pasig ang may hawak nito, attorney. Okay. Ang Davao RTC, walang jurisdiction yan na mag-issue ng temporary restraining order na i-stop yung operation ng warrant of arrest. Hindi nila gagawin yan kasi out yan sa kanilang authority. Ang RTC Davao, hindi nila gagawin yan. But for me, in case there's a conflict between the warrant of arrest and the writ of amparo or the temporary protection order, the temporary protection order will prevail because that is in the exercise of the human rights. Protection of human rights over the part of the prosecution ng isang akusado, for me, the protection of human rights will